Kasi ito ngayon, pinag-uusapan na itong round 2. O ito ha, panoorin natin ha. May pinag-uusapan daw. Sabi ko, magra-round 2, same referee, ha? Same yung mga judge, same yung, kasi may bumibilang, di ba round 2 sa boxing may bumibilang, same lang din. Ay para tayong gago, di ba? Nag-round 2 pa. Alam naman natin kung sino mananalo na. Bakit? O, tingnan ninyo. Tinuldo ka na ng Presidential Electoral Tribunal ang question sa tunay na nanalong Vice President ng eleksyon 2016 matapos na ibasura ng electoral protest ni dating Senador Bongbong Marcos. Pero para sa ilang political analyst, posibleng may round 2 ang laban ni na Vice President Lenny Robredo at Marcos sa paparating na eleksyon 2022. Nakatutok si Sana Ginaldo. Ngayong may desisyon na ang Korte Suprema sa electoral protest ni dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Lenny Robredo, ang sunod na tanong ng marami, ano ang plano nila lalo't papalapit na ang 2022 presidential elections? Paniwala ng ilang political analyst, posibleng may round 2 pa ang dalawa at ang boxing maaring sa mas mataas na posisyon. Ayon kay Dr. Jean Franco, Associate Professor ng UP Department of Political Science, dahil ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa si Robredo, malaki ang tsansang tumakbo itong Pangulo. And if she wants this Supreme Court decision to work for her, then she has to sort of recalibrate her strategy. Given that siya naman ang tumatay yung parang pinakamataas na, may pinakamataas na rango ngayon na sa opposition, ano? So yun yung kailangang hanapin siguro kung tatakbo siya sa 2022 elections. Si Marcos naman daw, hindi pa rin maisasantabi sa larangan ng politika. For you to lodge a serious electoral protest, you need a lot of money for that. And surely, he still has a lot to spend in subsequent elections. The margin was just more than 200,000, diba? So, yun yung pinangahawakan niya, no? And to the extent that he was emboldened by that almost win. Si Robredo ang kasalukuyang chairperson ng Liberal Party na kinabibilangan din ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Si Marcos naman ay mula sa Nationalista Party. Bagamat matunog na tatakbo sa pagkapangulo, ibang usapan pa raw kung ano ang tsansang manalo. Si Robredo halimbawa, kailangan ng makinarya na magdadala sa kanyang kandidatura at kailangan din daw nito ng bagong strategy. She's very likable, but then... Maganda yung opinion nito ni Honesty Fairness. This is my opinion. Kung bakit si Lenny ang ipinanalo dahil para sabihin nila na hindi naman napatunayan na may dayaan kaya smartmatic pa rin ang gagamitin. Yun, isa yun. Tamang punto yun. So, pwedeng i-justify ngayon na ang smartmatic ay hindi ho nandadaya dahil kinatigan ng ito ng Korte Suprema, di ba ho? So, mukhang parang ganun ang istorya na pinalalabas o kwento ngayon na o yung propagandang lumalabas ngayon, di ba? There's something that, the Filipino people might be looking for that she has not tapped. Tama kayo dyan. I disagree. Likeable daw si Lenny Robredo. Okay naman, te. Yes. Likeable siguro dun sa mga... Dilawan ho ba kayo? Kasi, kung dilawan ho kayo, likeable talaga si Lenny Robredo. Pero para sabihin mo, likeable siya. So if she's interested in running, she has to certainly look for that. Si Marcos naman daw maaring patuloy na multuhin ang issue tungkol sa kanyang pamilya. E apektado kaya ang tsansa ni Marcos sa kanyang pagkatalo sa kanyang electoral protest? That's the least of his problem, no? Sa akin, yung pinaka-problema sa kanya, paano niya mapaninindigan yung mga... UP professor po siya. Ah, kaya pala. Tanong, no, na tungkol dun sa rehimen ng kanyang ama, na tingin ko mas
mag-iigting, no, once he runs for the presidency. Pero ayon kay Franco, nakita na sa ilang eleksyong nagdaan na maaari pang magbago ang mga pangalang lumulutang habang papalapit ang eleksyon. Sandra. Okay, may papakita lang ako sa inyo ha. Very ironic itong ano eh. Sabi ko nga eh. Dito pa lang, asa na yun? Ay, hindi ko nakita ko yung kanina eh. President Lenny Robredo at Marcos sa paparating na eleksyon 2022. Nakatutok si Sara Ginaldo. Bongbong Marcos laban kay Vice President Lenny Robredo. Ano ang plano ng dali lang ha? Elections. Paniboxing, Associate Professor ng UP Department. Nahanap ko lang. Huwag kayo nangungulit ha? Inaano niyo ako? Na yun? Nakita ko yung kanina. Nawala! Anyway, ito lang ang masasabi natin dito sa issue na ito. Kaya napaka-importante ho talaga na mabago. Una yung smart magic na yan, mabago yan. Kasi araw tayong tanga. Pinaulit lang natin na ground 2 lang tayo. Same ang magkalaban, same ang judge, same lahat, referee, same. Paano mananalo si BBM nun? Eh, pinatunayan nyo, kuno. Okay, sabihin na natin, ang papalabasin nyo, walang dayaan ng ganap. Okay, so papalabasin ninyo talagang. Noong panahon na yun, eh, hindi pa nga sili. Ito magiging kwento nila eh. Sabi nila, noong panahon na yun, hindi pa nga masyadong kilala si Lenny Robredo, nanalo na siya kay Bongbong Marcos. Paano pa ngayon na vice president siya? Marami siyang nagawa, marami siyang accomplishment, namigay siya ng spaghetti, namigay siya ng cracker, namigay siya ng pandesal. Paano mo siya matatalo ng isang BBM na wala namang ginawa at nag-ano lang sa korte, inasikaso lang yung... Ganyan na, sigurado ako, ganyan ang kwentong lalabas nila. So, bago pa matapos ang eleksyon, eh tapos na halata yung laban. Kaya delikado ho talaga, dapat talaga gawan ng paraan tong smart magic. Dapat to mag-ingay pa ho tayo. Ha? Ang problema ko ay ito. By law, ang alam ko ha, by law, eh hindi by emotion. Okay? By law, for your emotion, ay for your information. Information is what is needed, it's not emotion. Ha? By law, ang Congress, ang ibig sabihin ng Congress, Senate, and the lower house ang magde-decide kung papalitan ang smart magic. Sa tingin nyo, gagalawin ni Velasco yan? Yung totoo, sa tingin nyo? Tandaan ninyo, eto ha, tandaan ninyo. Tandaan ninyo to. Ang Panginoon ng smart magic ay hindi ang nakaupo. Panginoon ng smart magic kung sino ang may ganon. Oh. Kung sino ang may ganyan, yan ang ano ng smart magic. Yan ang delicates. Oh. Sa tingin ninyo, oh, ito ang tanong ko sa inyo. Kayo na lang ako mag-conclude. Ayoko mag-conclude. Baka kasuhan pa ako ng mga animal na yan. Sa tingin ninyo, si Velasco, may ganon? May backer? O wala? Kaya na lang ako mag-conclude, ha? Wala ako sinabi. Itanong ko lang yun. Tinanong ko lang. Ah. Sa tingin nyo, si Velasco, may ninong o wala? So sa tingin ninyo, mapapalitan ng smart magic? Hanggang hindi ho kayo nag-iingay, para ho tayong mga tanga uli. Gagawin na naman tayong tangang mga Pilipino. Sa totoo lang ho, nakakainis na pero totoo ito ha. Oh, honestly, ngayon ho, okay? Ngayon ho, ako magiging honest ako sa inyo. Ako, iniinganyo ko talaga si Mukhang Tumakbo.
Diba? Sinabi ko naman sa inyo yan. Hindi ako yung papaligoy-ligoy, hindi. Mag-focus ka muna sa trabaho mo. Focus ka. Kalokohan. Alam nyo kung bakit? Bakit? Ganito lang kasimple yan. Ito lang logic ko. Kung malalim kang leader, kung malalim kang tao, iisipin mo na ngayon kagad, ano ba yung naging problema natin nitong mga nakaraang eleksyon? Ano ba ang problema natin nitong mga nakaraang taon? Christy Ann Rojas, maraming salamat. At si Lady Santos, ha? Alam nyo kung anong problema natin nitong mga nakaraang taon? Ha? Una, ito, sa aking opinion lamang ito, huwag kayo magagalit. Ang una sa mga problema talaga natin, whether we like it or not, we realized during pandemic na malaki factor ang local government units. Ano ibig sabihin? Malaking factor ang mga mayor. Pag sablay ang mayor, sablay sa response sa mga krisis ang mga city. Pag magaling ang mayor, maganda ang response ng city. O, di ba ho? Tama, mali. Ang problema ho, sa kasalukuyang konstitusyon natin, pareho pa rin ang sistema. Nakaasa ang LGU sa national government. Yan ho ang nakalagay sa ating konstitusyon. Hindi ho mababago yan ng emosyon. So anong ibig sabihin nun? Isang malaking problema na naging nangyari sa ating bansa, eh dapat ito talagang matagal na nag-federalism ito. Kung saan, ang perang kinikita ng isang lungsod ay karamihan o majority ay napupunta sa city para may pera sila pag every time nangangailangan silang itulong sa mga lugar nila. Pangalawa, dahil o maraming businesses, hindi ko naman sinasabing ano, hindi ko sinasabing mahihirap ang Pilipino ha. Marami yung negosyo ang masasabi natin na siyempre Pilipino ho ang may-ari, eh medyo mas mabilis magano mayanig. Hindi katulad kung may foreign investment, hindi ho nakadepende yung negosyo dito lang sa ekonomiya ng Pilipinas kasi meron nung silang negosyo sa ibang bansa. So mas maraming negosyo, mas maraming trabaho. Kaya nung dumaan tayo sa pandemic, na-realize natin yan na kailangan pala natin ng maraming negosyo para maraming trabaho. Eh, anyari. Sarado ang ekonomiya natin. Bakit? Ayaw nating masakop. Diba ganyan ang prinsipyo natin? Dahil yan sa konstitusyon, lintik na konstitusyon natin. No? Eh, diba o? Eh, paano mababago yung lintik na konstitusyon natin kung ang mga nakaupo sa Kongreso at sa Senado, lahat ay against dyan na baguhin? Oh. Kaya nga ako, alam mo marami ho, ito honestly, sa totoo lang, marami akong kinukumbinsing mga tao na tumakbo. Okay? Isa na ho yan, si Mocha. Sa totoo lang, isa na rin ho dyan, si Jimmy Bondok. Alam nyo kung bakit? At isa na rin ho dyan, si Atty. Glenn Chong. Alam ko yung pananaw nila eh, vision nila sa bansa na to. Alam nyo pa isang problema na itong pandemic na realize ng gobyerno natin? Yan, lintik the procurement na yan na nasa konstitusyon din natin. Kaya ang bagal ng response ng gobyerno natin dahil sa ito na ngang sa vaccine, nagagalit kayo. Ang bagal-bagal, alam nyo kung bakit. Ang dami sa batas natin nakaharang dyan eh. O ngayon, kailangan pa natin ng mga batas para papasukin itong mga vaccine na ito. Bakit? Palpak na naman yung hayop na konstitusyon na yan. O ngayon, ano kinaugnayan sa COMELEC? Ang kinaugnayan niyan, tuwing kumakausap ako ng mga taong gusto kong tumakbo at kumakausap ako ng mga PR na tao, yung mga campaign, yung mga nag-campaign noon na, ang laging sinasabi sa akin, ganito lang yan, may 150 million ka? Para saan? Kung gusto mo tumakbo, senador. Sabi ko, 150 million, tatakbo kay senador? Eh kung meron akong 150 million, bubulsa ko na lang yun. Diba? O, tanong pa. O, ano pa? Pagtatakbo ang congressman, mababa na siguro ang 50 million. Anak ng tucha eh. The very system itself on how to win an election is already a corrupt. Oh, sige nga ho. 100 million, 150 million.
50 million. Saan babawiin ng mga nanalo yan? Tanungin ko kayo. Oh, meron silang pera, marami silang negosyo. Ay, pag yan ang sagot mo eh, emotion ang tawag dyan. Alam nyo ko ano? Saan nila babawiin? Hindi naman nun nila nanakawin ng diretso yon, hindi. Sa mga naglalabing negosyante sa kanila. Oh, ito, kailangan namin ito. O, ipasok mo kami dito sa proyekto na ito. Sa construction na ito. Sa ganito, sa ganito. Ano nangyari? Corruption. So, ang bansa natin, we are embedded into corruption. It's because, dun pa lang sa sistema para ka manalo, is already a corrupt system. Bihira lang tayo magkaroon ng katulad ni Pangulong Duterte. Kung saan hindi niya kailangan mamalimos. Hindi niya kailangan manghingi ng mga hingi sa oligark. Yung mismong oligark o yung mga mismong negosyante ang nagbibigay ng kusa. Kaya wala siyang utang na loob. So, okay, bigay kayo. O, eh, pero pagdating ng panahon, sisingiling ko pa rin kayo ng tax ninyo. O. O, diba? Bakit to? Bihira lang ko tayo magkaroon ng ganong klaseng presidente. Tayo ay pinagpalat ng karoon tayo ng ganong presidente. O, sa tingin nyo yung mga senador. O, sige nga o, mga senador, sa tingin nyo magkano ginagastos niyan? Ay, hindi mo talaga maaalis na magnanakaw. Hindi naman na magnanakaw, magiging corrupt ho yung karamihan dyan. Ay, bakit to? Paano ka mananalo? Sige nga ho, paano ka mananalo? Kalokohan no eh. Kaya sabi ko nga eh, wala. Para tayong moro-moro. Para tayong mga tanga. Ako, kaya nga sabi ko nga, di ba sabi ko, sinasabi ko sa inyong paulit-ulit, gusto kong tumakbo si Madam... Kasi alam ko kung malakas ho siya. Malakas ho siya at the same time, eh, katulad doon siya ng kanyang tatay. Actually, eto ah, ako, in fairness ah, since ayaw naman daw tumakbo ni Mayor Sara, ang gusto ko pang isang pilitin tumakbo para sa 2022. Alam niyo kung sino? Si Senator Bongo. Dapat, go Bongo! Totoo, alam niyo, bakit to? Eh kasi si Senator Bongo, kita niyo naman ang performance niyan ngayon. Although napaka-imposible pa na natatakbo siya. Ako, unless the president would say, run, Bongo, takbo ka. Kasi alam nyo, ito ah, si Senator Bongo, malaking factor kaya nanalo yan ng senador? Dahil kay presidente, alam na natin yan. Alam nyo, nung panahon na nag-file kami ng candidacy ni Moka, nandun kami, we were all in Comelec. Okay? At the same time, all the officials of our country is in Comelec at that time. Ha? The very president, our president himself, talagang nandun. Nagulantang yung Comelec ko. Kasi syempre, dati nga ng PSG lahat. Nag-file si Senator Bongo kasama si presidente. Saka nakakita ng ganun. Kaya talagang naniniwala ako, kaya nanalo yung si Senator Bongo. It's dahil malaking factor na si Pangulong Duterte. So kung ako ang tatanungin ninyo, gusto kong tumakbo si Senator Bongo. Totoo ho yan. Gusto ko ho siyang tumakbo at talagang tulungan siya ni Pangulong Duterte. Pasok sa banga ho yan. Si Bongo. What do you think of Bongbong Marcos at Bongo? Bongo ko for president. Sorry po ah, wag ko kayo magagalit, pero Bongo ko for president. If you're asking me, you're asking me BBM versus Bongo, Bongo ko. Okay? Sorry, pero totoo, ito yung opinion ko, pwede iba opinion nyo. Hindi ako magagalit ha. Bakit to? Kilala ko magtrabaho si Senator Bongo. Kilala ko magtrabaho. Yan ho talaga ang nakamana sa... Estilong hard work
at malasakit ni Pangulong Duterte. Okay? Yun ang akin, ha? Yun ang akin. Sa akin lang yan. Pwede naman tayong hindi magkasundo dyan. Wala akong problema sa akin. Kasi kinta ko naman nagtrabaho yung mama na yun. Grabe ho magtrabaho yun. Grabe ho. Marami akong kilala kasi, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi to. Marami akong kilala na nakapaligid kay Senator Bonggon na nag-resign. Bakit? Nabaliw sila. Nabaliw sila sa sobrang hard work ni Bonggo. Alam nyo kung kwento sa amin? Si Bonggo ang huling natutulog at unang nagigising. Sabi nga nila, parang hindi natutulog yung tao, parang mulat lagi yung mata. Eh, ganun talaga yun. Kahit maliit ang mata, parang laging dilat. Ganun talaga daw si Senator Bonggo. Maraming ano, talagang sumuko. Hindi namin kaya yung ano, yung gising hanggang madaling araw, tas sa umaga, nauuna pang magising sa amin. Ganun ang sinasabi nila. Oh. At saka syempre at the same time, aside from sobrang hardworking yan, kabisado niya na ngayon yung lahat ng ginawa ni Presidente. Sigurado ako alam niya rin kung saan medyo nagkulang, kung ano yung strength, kung ano yung dapat itigil, at kung ano yung dapat ituloy. Yun yung sa akin, ha? Yun lang sa akin, kung nais natin ng tuloy-tuloy na ginawa ni Presidente, ha? Kung nais natin yun, eh si Senator Bonggo talaga. Sigurado ako 200%, okay?